mga kabanat nirid ng CIDG yung bahay ni Pride Henry Teves, kapatid ni Congressman Teves sa Santa Catalina. So ngayon mga kabanat, nakuhanan ng napakaraming baril, no? At ayan, nakita niyo sa picture ay yung mga baril, ayan, mahabang baril, at isang katerbang mga pulis na pumunta sa compound ni Henry Teves. So nakuhanan ng mga baril, mahigit 10 niya yung nakuha ayon sa CIDG. At may tatlong nahuli, hindi ako dalawang nahuli, at inyo nakita sa picture mga ano andiyan, no? Dalawa ang nahuli, ang isa daw ay sumuko. Yan nga lang ang sana naman, no? Itong gagawin, ayan, no? 17 million na cash yung na-recover, nakuha din, na kumpiska nila. At ang yung mga baril ay walaan niyang lisensya yung ilan na nakuha. Sabisa yan ang search warrant sa pamumuno ni Tomas Bella Balmonte, chief legal ng CIDG. So yan ang ating ipapanood sa inyo, yung interview ni Tomas Balmonte patungkol sa ginawa nilang raid kahapon doon sa Santa Catalina, kung saan nakapakaraming nakuha. So tingnan natin ano bang reaction o pahayag ni ano dito. Let's go. Panoorin natin itong interview ng CIDG Legal Counsel. Okay sir, magandang umaga. Ay, magandang umaga. Sir, regarding sa operation ngayon, sir. So ang video na ito, credit natin sa GMA Regional TV. So siguro mga part ito ng Bacolod eh. Sige, tuloy natin. Ano ito sir? Just give us the details. This operation is actually implementation of search warrant. This is for illegal possession of firearms. In the search warrant, there are several firearms that were delineated there or enumerated. So, yun ang subject ng search. Sino ang subject ng search warrant, sir? Nakapangalan po kasi ang compound kay Henry, Mr. Henry Pride Teves. So ano ito, yung area specifically? The area is can I okay sir, go ahead, take your time. The area is Tolong Compound, HDJ Bayawan Agri Ventures Corporation, HDJ Tolong, HDJ Tolong Compound, located at Barangay Caranoche, Santa Catalina, Negros Oriental. Sir, ano ba ito? Sugar mill? I suppose it is. Okay. Ano nakukuha sir kung meron na? Kung may nakuha sir? Meron na po kaming nakita na mga firearms. Actually yung iba mga medyo, I don't know if it is a light weapon or what we call high powered. Pero mahaba kasi. Long. That pamilya yan. Mahaba. They call it rifles. And we, as of now, siguro, not less than 10, including the pistols. Okay, 10. Yung long firearms, sir, ilan? Long firearms, ang nakita ko, tatlo. Aside from the firearms, sir, may mga ammunitions ba? Explosives? There are ammunition. Actually, merong ammunition for 9mm, 45, 5.56, and merong mga bala ng shotgun. Although, I don't know if we have already found shotgun. And
there are bullets or ammo for, they say, M14. Mm-hmm. May license po ba ito, sir? Wala po. So, illegally possess? Opo. Mm-hmm. Saan nakatago, sir? May nakita kami doon sa residence. I don't know if it is the residence of Igel. Igel. Teves? No, it's at Teves. Sige, sir. Take your time. Pero hindi mismo sa loob ng sugar mill, sir, sa labas na, sir, dito. Ang sugar mill, nag-ano pa po? Nag-operate. Search pa. Nag-operate pa po sila. So, we are searching the other premises within the compound. So, maybe we can give you more details after the search. Okay, this is just initial. Yeah. So, yung na-search ninyo, yung ano ba, may bahay ba doon, sir, sa loob ng compound? May mga bahay po. So, yung sinerch nyo muna is... Sige, sugar mill yan eh. Ilang talaga may mga bahay dun sa loob at may gwardiya yan. Yung mga bahay? Mga bahay po. At based on information, ito po yung mga kinataguan ng mga... Almas. Based on the informants, mga inyutusan. Okay, sir. Just to clarify, yung search warrant, sino nag-issue, sir? From I think it's executive judge of Mandawi City. Mandawi. Okay, baka may yeah. Mandawi City. Can we divulge who the judge is? Malalaman niyo po pag nakakuha kayo ng search. Ah, eventually so as of the moment ongoing search natin. Isi-search ba natin ang buong sugar mill? Ay that is the intention. Ano ba yun? Yung ilang meters yun, sir? Nakapalot doon sa... Pwede nyo i-search? Ilang meters? Ayun, ilang meters. Napakalaki. Napakalaki. So... at there are allegations that parang sa mga bakuran, nagbaon ng mga firearms. So, tinitingnan namin. Okay, aside sa mga firearms, sir, may mga na-intercept pa kayo doon ng mga tao? Ngayon po meron. Meron. Ilan? I don't know the yung may mga ibang premises kasi. So sa pagkakaalam ko, tatlo. Pero as to anong yung presence lang nila doon? Hindi, may mga firearms. May mga firearms. Sa kanila din nakuha yun. Actually, yung isa ron, nag-volunteer siya eh. Na ibigay yung parents. Ah, yung isa. Parang gorgeous. Okay, siguro. Pero sir, si yung subject sa search warrant, nandun ba? Si... Pride, wala. Pride, wala. No resistance naman, sir, based on muna sa loob. Wala naman. Sir, ano ba ito? Yung, though kayo ang lead agency, may mga partner agency ba kayo? Is it an inter-agency operation? Kasama po namin na security, perimeter security yung 11th IB. Okay. And then dun sa security namin sa loob, dun sa mga nagsesearch, mga searching team, kasama namin na staff. May nakikita kasi kami mga NBI doon dito? Andito lang sila sa loob. Okay. Sir, bago ba itong search warrant? Kasi nakaraan from Mandawi din yan, sir. No first kayo na raid, so bagong release ito, sir? Opo, kahapon. Can you tell us, sir, the detail, your basis of the search warrant? What do you mean the basis? There is an informant who told us that firearms are being kept here in the compound. So that's the basis. Okay. Just to clarify, this is not related with the massacre of the governor. It is still pursuant to the program of the CID. Paglalansag niya. Hindi siya kasama sa sa pamplona. Hindi siya pang-related. Separate. Not related. Huh? Ano yung paglalansad Alpha Omega, sir? Ayan po ang flagship project of the CIDG against illegal possession of firearms. So, yun na. Yun ang interview ng media. Pero kulang yung interview. Dapat para sa seguridad sana o di kaya ay para hindi mahaluan ang pagdududa, tinanong kung sino yung kasama nila nung nerid dyan, no?
kasi kagaya ng karaan kasi yung nared yung bahay ni Arnie Teves ay napakaraming question, no? Baka mamaya hindi rin yan malulusot sa korte pag kinounter yan ng mga Teves dahil nga eh, pumunta sila doon ay yung nag-video mismo yung mga polis lamang. Hindi sila nagdala ng baga witness like barangay captain, dinala na nilang atwal ang media. Media talaga para kung anong ginagawa nila, may pakikita talaga na totohanan ng kanilang pag-grade. Yan sana ang ginawa. Yan ang gagawin dapat ng mga ating mga kasi CIDG yung namumuno nito para hindi mahaluan ang pagdududa, no? Dapat yung talaga ang gagawin nila para kasi kung hindi nila dadalhin yan, tapos sila lamang yung nagbibideo gaya ng ginawa nila, no? Meron kasi narinig tayong balita nung narinig nila ang pangalan ni Kong, narinig nila yung bahay ni Arnie Teves ay parang sila lamang yung nagbibideo sa kanilang ginagawa. So hindi talaga ano yan, tandaan natin yung nangyaring kaso laban sa anak ni DOJ Secretary Remulla, ang issue doon sa kapabayaan, sa kakulangan din sa pag-grade ng anak niya, di ba? Ang counter doon ng kampo ng anak niya ay hindi nagdala ng mga barangay o di kaya mga witness sa pag-grade. So parang lumalabas ay pinalabas nila plantation o baka giplantahan lang yung anak ni DOJ Secretary Remulla noon nung nahulihan ng marijuana. So yun ang nangyari kaya hindi nasampahan ng kaso at hindi nakulong. Kumbaga na-acquit, no? Ang anak ni Remulla dahil nga sa kapabayaan ng ganun. So ganun din sana ang gagawin ng ating mga itong CIDG na ito. Kapag nag-grade sila ng isang anuman, mapa-Teves man kung anuman, ay dapat magdala sila ng pinaka-witness talaga para hindi mahaluan ang pagdududa ang kanilang ginagawa. Yan sana yung gagawin ng ano. Kasi kung wala ka naman kayong dadalhin, kayo lamang nagbibideo, diba? Hindi talaga maiwasan ang magdududa. No? So itong nirid nila kapatid ni Arnolfo Teves, ang congressman, itong si Pride Henry Teves na dating governor ito. So ngayon ay parang hindi na. At yung posisyon na ito ay inirid nila sa Santa Catalina. Ito ay sugar mill o baga gilingan ng mga tubo. So yan mga kabanat, no? Sana naman, no? Siguro kung i-read natin, no? I-read natin lahat ng mga congressman ay mas marami pa talagang mahuhulihan diyan. 'Di ba? Mas marami pa, hindi lang kay Teves dapat i-apply ito. Kung gusto nating linisin talaga yung ilang mga congressman, sana lahat ng congressman i-read, 'di ba? Para malaman talaga kung sinong napakaraming bari kasi alam naman natin congressman, mayor, congressman, mayor, gobernador ay napakaraming tinatago 'yan. 'Di ba?